Magandang araw sa inyong lahat. Ang programang NOAA Updates ng TVUP ay alay ng Unibersidad ng Pilipinas sa Sambayanan. Hangad nitong mailapit sa taong bayan ang mga isyu na may kaugnayan sa relasyon ng siyensya, usaping pangkalikasan, sakuna, at pagsagip sa buhay ng masang Pilipino. Pangunahing layunin ng ating programa na gawing accessible sa lahat ang mga usaping dati-rati umiikot lamang sa makitid na mundo ng akademya, mga institusyon, siyensya, at mga siyentipiko. Ating tatalakayin at hihimayin ang mga batayang usapin mula disaster sa Pilipinas, climate change, lindol, landslides, resiliency, hanggang sa pagsuri sa kakayahan ng mga institusyon at bansa upang agapan ang hindi mga inaasahang trahedya na maaaring dumatal sa atin. Ako po si Maharlag May, ang inyong kasama sa biyahe ng NOAA. At upang higit na maging makulay ang ating diskusyon, ay sasamahan tayo ni Professor Jun Ubilie ng UP NISMED. Si Professor Ubilie ay isang batikang geologist, guro at kapanalig sa papel na dapat ay ginagampanan ng siyensya sa mundo't buhay ng masang Pilipino. Mr. Ubilie po, sa episode na ito, tatalakayin natin ang usapin ng earthquake preparedness. Aming ipapabatid sa inyo ang mahabang kasaysayan ng pagkakaroon ng lindol sa ating bansa. Dagdag pa ang pagsagot sa mga tanong na, ano na nga ba ang The Big One? O ang tinaguriang Marikina Valley Fault? O ngayon ay Valley Fault na lang kung tawagin. O ano na nga ba ang mga dapat gawin sa tuwing sasapit ang mga lindol? Simulan na po natin ang talakayan. Yan. Ayan, ang usapin natin ay earthquake preparedness. Mm-hmm. No? Eh, siyempre, bago tayo mag-prepare, kailangan alam natin yung problema. Noong unang bahagi ay pinag-usapan natin ano yung earthquake, ano ang relasyon nito sa mga siwang o fault. Eh ngayon, na medyo may kaalaman tayo tungkol doon sa mga bagay-bagay patungkol sa earthquake at bakit nangyayari ito, eh tsaka tayo magpiprepara. Kasi ang kapag ka meron tayong kaalaman, eh mas magaling tayong nakakapag-prepare. Hindi natin mahahanapan ng solusyon ang problema kung hindi natin naiintindihan ang problema. Tama. Di ba? So ngayon, pag-usapan na po natin ang earthquake preparedness. So bale, meron tayong episode na pinag-usapan natin yung may faults at ang faults ay pinagmumulan ng earthquakes. Yes. At merong mga kaakibat na hazards ang mga earthquakes. Mm-hmm. The earthquake is the phenomenon. Is the phenomenon. Yung mga hazards, yun yung mga dalang nakakamatay kung sakaling magkalindol. Tama. Marami so, yun. At ngayon naman ay maghahanda tayo para sa mga earthquake hazards na ito. Sige. Alamin muna natin dito sa susunod. Ano, ano ba yung mga nailista rito, no? Maraming mga destructive earthquakes dito eh. Ilan yung mga kamakailan lamang nangyari, katulad last year at saka noong 2013, yung Bohol earthquake na magnitude 7.2. Pero kung titignan natin tong listahan na to, Professor Ubilie, medyo marami, no? Yung mga magnitude 7.3, Kasiguran earthquake, Ragay Gulf earthquake. Meron dito mabigat eh, yung nangyari na earthquake, Palimbang earthquake, no, no? Palimbang? So, oo, itong, hindi pala, itong earthquake, Moro Gulf earthquake pala. Yan, yung Moro Gulf earthquake na magnitude 7.9. 1976 nung mangyari ito. Oo, yung tumama na nakakamatay talaga ay yung tsunami. No? Doon sa maraming Moro namatay. Maraming namatay dahil dito. Ilang libo rin ang namatay dyan. Mm-hmm. No? Actually, magandang ang pag-aralan yan. Kasi yung mga nakakita nung tsunami na yon na nangyari nung earthquake, ng Moro Gulf earthquake, marami dyan, buhay pa. Ah! Oo, nakapag-interview pa nga ako nung mga ilang tao doon na nung nagpunta ako dyan sa lugar na yan. Okay, so ilang taon na yung ano, na-interview mo? 50 plus. Ah, okay. So, ibig sabihin, kung nangyari ito noong 1976, no? So ilang taon na, no? Andali, ah. 24, 34, plus 8.
Ikaw na lang sumagot niyan. Mm. Halos ko lang kulang na 50 anyo. Sige, sige. 'Di ba? So bata pa higit, bata pa siya, no. Medyo dagdagan natin ng para may kamulatan na, may kamalayan na. Mm. Lagyan mo ng 10 taon pa o 5-10 taon. Bata pa siya noon. So nag-survive siya. Nag-survive siya. Babae, lalaki? May lalaki, may babae. Pero okay, mga nagkikwento. May nabasa nga akong ano, may isang babae na parang may memorial doon o parang may tombstone na nandito yung aking kamag-anak, parang ganoon. Oh, namin basa ako noon eh. Pero ang pinakamaalala ko tungkol diyan ay bata pa ako noon, 1976. Ay ano, madaming missing o nawawala kasi malamang nahigop papunta sa dagat. No. O hindi mo na mabibilang yung katawan ng mga ganoon din naman yung mga nangyari, di ba? Nung sa mga baha at saka sa mga storm surge, di ba? Marami din nahigop eh, nadala sa dagat. Tapos yung iba nga, doon sa Cagayan de Oro nga, nahanap yata sa Palawan yung isa eh. So, ganun tuloy din. Dahil mayan sa storm surge, ganyan. Parang napapag-mix tuloy yung ano, no? Napapag, yung tsunami. Naku-confuse. Naku-confuse, yeah, no? Naku-confuse. Dahil ganun din ang nangyari. Pero, ano talaga ang main point mo dito sa Moro Gulf earthquake na to? Yun ay isa sa mga hazard dala ng earthquake. No? Marami ibang hazards dyan. Yung ground shaking na nakakapag-collapse. Ito yung mga medyo destructive earthquakes na nagdulot ng pagkamatay. No? Sa panukat na magnitude 7.9, ano? Oo, medyo malaki. No? Malakas. Considered, malalaki din yung mga, tinan mo, yung mga magnitude 6.2. Yung nangyari ng Bohol earthquake, kailan lamang, no? Noong 2013 ng October. Oh. Bago ito magkaroon ng Typhoon Yolanda, no? Yun, marami na matay diyan, no? Daan-daan din ang namatay diyan. Magnitude 7.2. 7.2, mas mahina. At yun ang ini-expect natin na mangyari dito sa Metro Manila na pinakamalakas na ito. Na manggagaling sa Valley Fault, yes. Magnitude 7.2. Oo. Yung actually, mas gusto ko siyang tawagin ng Marikina Valley Fault, no? Kasi doon yung type section niya. Yun ang doon siya unang nakita, na pinakamaganda ang exposure niya. Yun naman talaga ang pag-name natin. Pero wag na natin pag-usapan 'yon. Magnitude 7.2 ang ini-expect natin dito sa Metro Manila, at yun yung tinatawag ng mga taga Metro Manila na the big one. The big one. Okay. Pero baka ano, magandang liwanagin natin ng konti yon, Professor June, ano, kasi yung fault at saka yung pangyayari ng mga earthquakes, yung threat ng earthquakes ay hindi lang naman pang Metro Manila. Di ba? Parang kasi pag magkalindol eh, hihinto outside ng Metro Manila, no? Ng Davao, pwede rin tamaan ng Cebu, pwede rin tamaan ng mga ibang mga syudad ng Pilipinas. Mali yung interpretation ko sa iyo. Parang pag nagka-the big one na galing doon sa Valley Fault nga, sinasabi ng nating Metro Manila, pero kapitbahay natin yung Bulacan, kapitbahay natin yung Cavite. May isa pa na interpretasyon nun na baka akala natin ang the big one ay para lamang sa Metro Manila. No? Na hindi magkaka-the big one sa mga ibang lugar ng Pilipinas. Okay. Correct. Pwede naman doon sa mga ibang syudad, like Davao, pwede rin. Pwede rin sa Cebu, pwede rin sa Iloilo, di ba? In fact, meron nga din silang sinasabi sa California, sa San Francisco, sa Los Angeles, that they're the also waiting for the big one. Kasi nga, na magmumula sa San Andreas Fault. Correct. Na napakahabang fault. Ano? At gaya doon sa California, na meron silang mapanganib na San Andreas Fault, meron din tayong mga faults dito sa Pilipinas na maaaring gumalaw, at pag gumalaw ay magkakaroon ng earthquake, at yung earthquake na yon pagka nadama ng malakas sa mga syudad, ay pwedeng consider yon as the big one. Okay. In fact, kung titignan natin itong listahan mo, ay kung saan-saan nga ito, Kasiguran, meron Lagay sa, Gulf, may Ilocos, Norte, Lilawag, Bohol, Panay, Mindoro, Bohol, Palimbang, Masbate, Negros, Bohol, Surigao, Leyte. Parang may paulit-ulit pa, no? Tama ka dyan. Pero yung mga nakalista dyan, yan yung mga malalaki. No? Pero sa katotohanan lang, marami tayong mga earthquakes nangyayari. In fact, today, di ba, baka mayroong mga earthquakes na nangyayari sa Pilipinas. And as I speak, and as we talk, somewhere meron, in the world, mayroong nangyayari. Meron. Kaya lang maliliit. Kung titignan natin itong mapa ng Pilipinas, in the past several days,
yan ang dami ng earthquake. Past na, several days lang ito. Yes, oo. Kasi nakatala dyan sa mapang yan, yung mga maliliit na earthquake. Aha. No? Ano ibig sabihin pag maliit? Anong magnitude ba yun? Magnitude 2.5, magnitude 2.7. Okay, okay. Hindi na nararamdaman ng tao yan eh. Mm. Ang yung mga instrumento na lang na precision instruments, no? Ang nakaka-detect niyan. Mm-hmm. Eh, nararamdaman nila yung konting paggalaw na dulot ng maliit na earthquake, no? Yung mga 2.5, hindi ba nararamdaman na yon? Kapag malapit sa ano, pag malapit, o kaya sensitive ka. Oo. Parang anong magnitude ba yung may dumadaan na parang may dumadaan na truck? Sasagutin ko yun sa intensity. Kasi yung intensity, yun yung nararamdaman. Diba? Yung magnitude, yun yung sukat ng energy, ng source. Diba? So, kung gusto mong malaman yun, yung dumadaan na truck, intensity 4 yun. A 4? Oo. Intensity 4, kung ikaw ay nakatayo sa kali at biglang dumaan na malaking truck, magyayanig, di ba? Nararamdaman mo. Yun, intensity 4 yun. Yung naramdaman dun sa Bohol earthquake na magnitude 7.2, ang kwento nila ay mga intensity 8 yun, ang katumbas. Kasi nung intensity 8 daw, hindi sila makatayo. At magka hindi sila makatayo, napapadapa sila. So napapaluhod, at dahil nasa asfalto sila, yung tuhod nila dinudugo. Oo, at minsan hindi pa yung tuhod. Oo, pati yung kanilang palad nasa lupa. Anong kalakas? Hindi ka ano, wala ka sa balanse, hindi ka makatayo. Hindi ka makakatayo kasi malakas yung pagyanig eh, no? Hindi ka makatayo. Mataas yung acceleration na sinasabi mo. Correct. Mm-hmm. Tapos mapapaluhod ka at kung nasa asfalto ka, iduduguin yung palad mo at saka yung tuhod. Kakasugat ka. Oo. Yun ang intensity. Ano pa mantakin mo kung ano pa yung intensity 9. O siguro ganun din, ano? Talagang hindi ka makakatayo kasi nga grabe yung pagyanig ng lupa, may acceleration at pabalik-balik. Nabanggit natin yan sa isang episode natin. Mm-hmm. So, kung titignan natin, yan yung mapa, marami, no? Pero, interpret. Anong ibig sabihin pag yung malaki ang bilog o kaya mas dark yung red? Mas malaki yung bilog, mas malakas yung magnitude. Ah, okay. Okay? Mas maliit yung bilog, mas maliit yung magnitude. Mm. No? Tapos meron iba nagpapatong-patong kasi sunod-sunod yung pagsukat doon. Oh, okay. Oo. Ulit-ulit sa lugar na yon, ano? Mm-hmm. So ibig sabihin kung may fault doon, gumalaw na naman. Oo. Pero siyempre, sa dami niyan bawa past week yan, wala naman na ikikwento doon sa media, di ba? Mm-hmm. Wala namang report na talagang merong earthquake. Nare-report lang, yung malalakas. Yung malalakas. Karaniwan, yung mga nararamdaman, nagpapanik yung mga tao, kinukover ng media. Mm-hmm. Lalo na kapag may mga namatay, di ba? Yun, talagang kukover at broadcast, lalo na kapag may social media ngayon, mas umaabot, di ba, sa atin, yung kaalaman na nagkaroon ng malakas na earthquake. Okay. Anong magnitude bago parang may epekto na at i-re-report na ng media? Depende yon sa epekto, di ba? Mm. So, iba kasi yung magnitude. Yung magnitude, yun yung sukat ng lakas. Maaring yung source ng earthquake ay malalim na malalim. Kahit malakas yung magnitude, maliit lang yung epekto. Aha, okay. Ang epekto, ang sukat niyan, ang tawag doon intensity. Mm-hmm. Parang yung ilaw. Kung yung ilaw, kaya na sinabi natin kanina, doon sa isang episode, yung 100 watts, 50 watts, 10 watts, yun yung lakas na yon, yun yung katumbas ng magnitude. Mm-hmm. Yung intensity, yung lakas ng ilaw. Mm-hmm. So, pang habang papalayo ka, yung intensity humihina. Mm-hmm. Oo. So, kung titignan natin yan ngayon, ang talagang concern ay yung mga malalakas na magnitude, malaking magnitude, no? So tingnan natin 'yan. Ano pero ba yung magnitude 6 ba, malakas na ba 'yan? Kung mababaw. Okay. Bawa nasa shallow earthquake 'yon, nasa 20 kilometers or 30 kilometers. Mm-hmm. That's considered a shallow earthquake. Mm-hmm. And normally from 70 kilometers to near the surface, those are considered earthquakes that are shallow. Mm-hmm. Pag malakas yan at shallow, yung malapit sa surface, yun yung mga mapaminsala na mga lindol. Okay. Okay. So, binabantayan ngayon natin yung mga big one na yan na maaaring tumama. Big ones.
big ones, no? Maaring tumama sa mga syudad, no? Na kung saan marami ang mga buildings at marami nakatirang tao, di ba? Pero hindi naman lahat ng earthquake ay malakas eh. Yung mga magnitude 8 and higher sa global database ng mga lindol, eh, once a year lang yun or twice a year. Ah, sandali. Sabi mo, hindi lahat ng earthquake malakas. Baka ang ibig mong sabihin ay hindi lahat ng earthquake, hindi, ano ba? Hindi lahat ng earthquake malakas kasi mayroong mahina. Eh. Correct. Sige. Pero sabi mo, pero yung 8, 9, sabi mo ay... Malakas. Minsan lang pero mangyari. Pero bihira. O bihira. Mangyari. So, you're referring to frequency, kung gaano... Yes, frequency. Okay, okay. So, kung titignan natin yung tala na yan, ano? Magnitude 8, once in a year, nangyayari once yan, all over the world. So, sa buong mundo, sa buong mundo, sa haba ng isang taon, ang maaari nating i-expect ay isang lindol lang. Isa o dalawa, parang ganyan. Isa o dalawa, na ang lakas ay magnitude 8. Yes. O mas mataas pa. Yes. Buti na lang. Buti na lang. Kasi kung may nangyayari yan at madalas mangyari yan, nako, nakabahan ka na. Okay, yung magnitude 7 to 7.9, yung Bohol earthquake nangyari noong October 15. At yung Luzon noong 1990. O yun, magnitude 7.9. Diba? Yun, may 15 ganun na nangyayari sa global database, sa buong mundo. Sa haba ng isang taon. Oo. Mm-mm. So medyo madami rin. Marami yun. Madami rin, di ba? 15 na ganun. Pero buti na lang malaki yung mundo. Eh. Hindi naman palaging sa Pilipinas yun. Oo. Palaging sa Japan yun, di ba? So, Indonesia. Indonesia. Yung mga nasa Middle Pacific East, Ring of Fire. Yung mga nandun sa Atlantic. Yung kasi Haiti, diba sa Turkey nangyayari, yes, di ba? Iran nangyayari. China. New Zealand. O, yan, New Zealand. Nangyayari. Ganyan. Habang 15. Papaliit ka ng paliit yung magnitude, dumadami. So, dumadami yung magnitude 6 yung to 6.9. Bilang ng lindol na yon. Oo, 114 in a year. So, ang 6 to 6.9 ay 134. 134. Daan na. E pag umabot ka na dun sa magnitude 2.3, yung mga hindi na nararamdaman talaga yan, instrumental na lang ang nakaka-detect yan eh. 1,300,000 ang estimate. Ang dami. Sa isang taon. Sa isang taon, okay. So, makikita mo talagang galaw ng galaw yung ating mundo. Bungguan yung mga bato. Okay. Pag nagbubungguan sila, maraming mga maliliit na paggalaw. Nangangabasag yung mga bato. Yes. Nagre-release ng mga energy. Oo. So, maraming mga bitak-bitak na maliliit na galaw ng galaw. Meron namang iba, pag hindi siya gumagalaw, nag-iipon ng lakas. Mm. So pag mas matagal na hindi siya gumagalaw, pag gumalaw 'yon, malaki yung enerhiya. Okay. Yun yung madalang. Yes, yun yung madalang. At malaki yung na-store na energy, 'di ba? Para mong sinasabing the whole world dahil 1 million plus, no? 300. Mm. Parang the earth is always shaking somehow, no? It's always moving. It's in constant motion. Moving and shaking, no? Sige. Ayan, yung mga ehemplo naman dyan. Bohol earthquake was a magnitude 7.2 earthquake. At nakikita mo, very rare yan nangyaring yan, ha? Nagkaroon ng manifestation na surface rupture. Nabitak yung lupa at inangat ng 3 meters dyan sa lugar na yan. 3 meters? Oo. Pader yan. Ang tawag nga, actually, kinapitalize nga nung governor ng Bohol yan. Tinawag niyang Great Wall of Bohol. Kasi 6 kilometro hanggang 7 kilometro yung haba niyan. So, kaya malakas. Tourist, kasi mahaba tourist yung attraction siya. Okay. At hindi lang yun, ha. Yung buong kabundukan umangat ng mahigit na 1 meter. Wow. So it's a mountain building. So nagpalit yung landscape, kumbaga. Nagpalit yung landscape. Napalitan yung elevation. Yes. 6 kilometers itong haba nito. More. Actually, merong ang master's thesis dito sa UPNIGS, no? Na hinanap namin using LIDAR kung gano'n ba talaga yung extent niya. Mm-hmm. So, umabot na kami mahigit 40. Parang 49 kilometers na. O kaya magnitude 7.2. Oo. Kasi may katumbas nga yung sinasabi natin kanina. Mas mahaba yung fault, mas malaki yung potential nitong gumawa ng malaking lindol. Okay. Ayan. O sige. Pagkatapos nun, kung titignan naman natin
yung potential nito. Maari ba itong mangyari sa Metro Manila? Sa Ingles? Can it happen in Metro Manila? Ang sagot? Yes. Bakit? Ang dahilan kung bakit, nangyayari ito eh. Nangyari na. Oo, sa kasaysayan. Oo, kung titignan mo ito, ha. 1599, 1601, 1658, 1700, 1766, 1863. Sa report sa Southeast Asia Association of Seismology and Earthquake Engineering. And there were other studies, no? Si Leo Bautista in 2000, sabi niya 28 earthquakes with intensity 6, okay? Mm-hmm. And 13 of those caused significant damage. Mm-hmm. Baka meron ano yan, baka siguro intensity 6 and above yun. Ano? Pero ito, maganda to. Kasi itong dokumentong ito, nahanap ito na kamakailan lamang, National Research Council of the Philippines. Ganong katanda na pala itong organization na ito. No? And they were publishing journals, no? The date of the publication is December 1937. Wow. At yung nagsulat nitong article na ito ay dating director o founder, head ng Geology Department ng UP, no? Mm-hmm. Si Feliciano. Mm-hmm. Profesor Feliciano, parang Profesor Ubilie. Anyway, alam ko yung teacher natin dati si Dr. Tamesis, yes. Ang tawag niya diyan, the old man Feliciano. Yeah, the old man. Actually, kung gusto niyo makita yung itsura ni old man Feliciano, pag pumunta kayo sa library ng UPNIGS or National Institute of Geological Sciences sa UP Diliman, doon sa library ay may magandang painting. Malaki, portrait. At kung hindi ako nagkakamali, ang gumawa, ang gumuhit nung anong yon ay isang napakasikat na... Sino? Amor Solo ba? Napakasikat na painter. No? So, gusto kong hikayatin ng mga tao na tumingin doon para malaman kung ano ang itsura ni Professor Feliciano. Siya ang tinuturing na ama ng Philippine geology. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Tama ba? Yung bang pagkakaintindi ko doon sa sinasabi sa atin ni Dr. Tamesis, Dr. Sunido, tsaka ni Dr. Austria. Mm-hmm. Ano ba ang sinasabi dito sa... Pero may kasama siya dito, ha? Sa artikulong ito. Sige, tignan natin kung ano ba yung mga sinabi na naitalang mga lindol sa Maynila. Doon sa Maynila, meron tayong mga, yan, yung malalaki, no? Sa Rossi Forel Scale. No? Mm-hmm. Pamaya sabihin natin kung ano yung katumbas ng Rossi Forel Scale 10. Papaliwanag ko lang itong graph na to, no? Mm-hmm. So dito sa sa vertical axis, so yung nasa kaliwa, yung lakas. Nandyan yung lakas. Na naramdaman. Oo. At yung namang pahiga, yung nasa x-axis o horizontal scale, ay kung kailan nangyari o yung taon. Mm-hmm. Oo. So ito, yung mahabang-mahabang linya na yon na may nakaturo na kulay pula, ay nangyari yan noong November 1645. Ang sabi, ang source nito ay ang Weather Bureau. Weather Bureau nung panahon na yon. Kung tatandaan natin, 1937 itong article na to. 1937. Ibig sabihin to, bago magkagera. At nung nagkagera, maraming mga dokumento ng Weather Bureau ang nasunog. Mm. Kasi ang Weather Bureau natin dati ay nasa Maynila. Di ba? Nagkaroon ng gera dyan at maraming nasunog na building. Pero itong dokumentong to na 1937 ay buhay. Swerte tayo. Oh. So yung malalakas ay November 1645. So, yung linyang yun ay abot hanggang taas. Oo. Yun na, yung sukdulan na, inabot na niya yung taas. Mm-hmm. Eh. No? Number 10, yung intensity 10. At marami din naman, mga earthquakes pang naramdaman. Pero mas mababa. Mas mababa sa intensity scale. Oo. At naulit yung napakalakas na yon sa Rossi Forel scale na intensity naramdaman noong June 1863. No? So, ilang years yon from medyo 1645 tapos 1863 so 200 years plus. Yes. Mm-hmm. Oh, ano na ngayon? 2018. May 200 years plus na ba? 18 plus 200. Kung lagyan mo pa ng 200 ulit, 18, diba? Oh, 'yan.
Di 20 something. Yun yung talagang malalakas. Ano? So, aba, ano ba ibig sabihin yung Rossi Forel 10 na scale? No? Ayan, so nilagay na natin ang ibig sabihin. No? Yung 10... Bale, ang, mula ano? Ano mula 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 10. Ito pong 10. X na to ay pagbibilang po ng mga Romano noong unang panahon. No? So, Roman numeral 10. Yan pong X na kasi pagka binibilang mo yung intensity, yung naramdaman, yung epekto, eh, normally sinasabi yan in terms of Roman numerals. Mm. Pag magnitude, yung energy at source, di ba, yon ay sinusulat ng Arabic numbers. Mm. Okay. Yung 1, 2, 3. Yung normal na pagsusulat. Pagka naman yung naramdaman, ang scale nun ay intensity, di ba, yung epekto. Pero sinusulat yon ng Roman numerals. So para yan sa mga journalist, di ba? Pag nagre-report kayo ng earthquake, pagka intensity, yun yung naramdaman, yun yung epekto. Susulat niyo yun, intensity, Roman numeral 8, or Roman numeral 9, or yung 6. Pero pag magnitude, Arabic number Arabic, ginagamit. Indo-Arabic numerals. Shock of extreme intensity. Mm-hmm. No? Great disaster. Ruins. Disturbance of the strata. Gumalaw yung mga... Fissures in the ground, yung mga biyak, nagbibiyak, mga gano'n, pitak. Rock falls, nagkakaroon ng landslide from mountains. Mm-hmm. No? So, syempre, yung mga matarek. Sobra-sobra yun, ano? Ayon naman sa PBOLCS, ito yung mga naitalang mga sources ng earthquakes, no? Pinanggagalingan ng earthquakes? Pinanggagalingan ng mga earthquakes, no? Na malapit sa Metro Manila. So, at meron silang dates nito. Yes, meron mga dates. May magnitude 7.3, iba-iba yung dates. Ano? Ayan. So hindi naman siguro natin kailangan isa-isahin yan. Pero sa mapa bang ito ay apektado ang Manila? Siyempre, di ba? Nagpo-propagate yung lindol eh. So yan yung mga nararamdaman sa Metro Manila. No? Maganda itong mapang to kasi hindi lang may date, meron pang lakas, at meron pang lokasyon. Lokasyon, oo. Ang tanong paano ba nalaman yung lokasyon na yun? Ano? Pero hindi na natin pag-uusapan yun. Mahabang usapin yun. Mahabang usapin yun. Kailangan lang natin malaman, mga kaibigan, ay yan nga, yung saan nangyari yan, kailan nangyari yan, at ito ba ay naka-apekto sa Metro Manila. Mm-hmm. No? Yan yung mga malalakas na sinasabing naka-apekto. So ang punto talaga ng usapin natin at this point in time ay na ang Metro Manila ay nakaramdam na dati ng mga malalakas na lindol. Yes, at yung malakas ay noong 1863. At meron pang mga lithograph, no? Nakuha ito sa mga dyaryo sa London News, no? Dino-drawing nila yung 1880 earthquake. Manila Cathedral, 1880. Tinamo yung wasak, no? Yung bubong. Naiwan yung lang itong bell tower. Mm-hmm. 1863. Ito yung sinasabi natin na nakatala. Binondo Church. Ito yung kaninang pinakita natin. Yung mataas. 1863. Sige, Binondo meron pa. Church. Meron pa. Ayan, Santo Domingo Church, Santo Domingo. 1863. Then, no? Tsaka ito. Ewan ko kung malamang natatandaan mo, June. Kasi buhay na buhay ka na nito. Excuse me. 1968. Aba. Well, 1961 ako. So, Pero hindi ka pa nagbabasa ng dyaryo. Sandali, grade 2 na ako niyan. Although malayo yung earthquake, sa aurora nang galing, no? Kasiguran. Fault, no? Nararamdaman ko ba yun? 7.3? Pero ang epekto sa Metro Manila, dun sa Binondo, sa Chinatown yan eh, no? Ruby Towers earthquake ito. Ito ba yun? Yan, no? Ruby Towers. 1968. Dahil sa pagyanig, nag-collapse. Hindi ba sinasabi nga natin, yung shaking itself is not the hazard, but it's the collapse of structures due to ground shaking that causes deaths. Galing ng kasiguran, aurora. Yes, medyo malayo. At nag-collapse ang Ruby Tower sa Manila. Mm-mm. Wow, Ayan. So, yan ang isa natin na kailangan na pag tinatandaan na hindi lang yung malapit na fault, hindi lang Marikina Valley Fault ang dapat. Kapitbahay lang natin yung ano? Marikina Valley Fault, yung Valley Fault. Paano na ito? Hindi lang kapitbahay kung hindi dumadaan sa eastern part ng Metro Manila.
It traverses the National Capital Region. So, kailangan talaga ng disaster preparedness. Yes. Ay, nako, hindi. Importante talaga. Kasi bakit? Alam na natin na nagkakaroon. Merong nagkakaroon na malalakas na earthquake. Mm-hmm. Alam natin yung lokasyon. Mm-hmm. At alam natin na populated at marami tayong building. Okay. At alam natin na merong mga hazards. At yung mga hazards na yon ay maaaring panganib na pwede magdulot ng pagkamatay. All right. Amen. Amen. Okay. I will not quarrel with your argument. Sige. Okay. Eh, saan ba manggagaling yung pinipredict? So, pinag-aaralan talaga yan ng mga scientifico eh. Saan ba manggagaling yung earthquake? No? Saan? Sige. In fact, hindi lang, pasunod dun sa sinabi mo kanina, hindi lang Marikina Valley Fault o yung Valley Fault. Kung hindi, marami pang iba. Kasi, ayan o, yung mga pinakamalalaki na pwedeng magdulot ng lindol na mararamdaman sa Metro Manila ay yung, yung Valley Fault sa Marikina, yung Fault. Philippine Fault, yung Lubang Fault, Kasiguran Fault, katulad doon kanina, yung sa Aurora, no? At saka yung Manila Trench. Manila Trench. Yung Manila Trench, yan yung nandun sa West Philippine Sea. Mm-hmm. No? Yung Philippine Fault, yun yung mahabang-mahabang linya na yun mula Apari hanggang Davao. Yung kulay pula. Yes, yung mahabang yun. Pero ang sabi niya, Philippine Fault Zone, no? Sabi niya. No? So medyo mataba yun. Eh. Hindi isang guhit, kundi maraming mga bitak-bitak. No? Yes, that's right. Magpapamilya. Lubang Fault, yan, dumadaan yan sa north ng Mindoro. Mm. No? In between Batangas and Mindoro. Okay. At saka yung Kasiguran, yung nandun sa Aurora. Mm-hmm. At saka, ayan, nabanggit na natin lahat. Mm-hmm. No? Pero bakit hindi binabanggit dyan yung Philippine Trench? Malayo. Malayo ba? Makaka-apekto din naman siguro. Mararamdaman sa Manila. Sa Manila, yan yung mga pinakamalapit na kapag gumalaw, malamang na makakapagdulot ng pinsala. Okay. Pero, is it corrected? Yes. Pero dun sa nakalistang yan, ang pinakamalakas na epekto ay pinaghihinalaang manggagaling sa Valley Fault. West Marikina Valley Fault. No? At ayon dun sa pag-aaral ng USGS na scientist na si Nelson kasama ang mga taga-Feebox, nang pinag-aralan nila yung mga bato o yung siwang, ang title ng article na sinabi nila ay Multiple Large Earthquakes in the Past 1,500 Years on a Fault in Metro Manila. Yun yung Valley Fault na sinasabi natin. At ang sinasabi nila ay gumalaw ito ng anywhere from 2 to 4 times in the last 1,500 years. Okay. So kung apat na beses yun, so divided 1,500 divided by 4, so 750, so magiging mga 370 years 5. Ang, di ba? Ang frequency. Oh. Gawin na natin madali. Kunyari 1600 years, di ba? Okay. Tapos divided by 400. Di mga 400 or a little bit less than that. At ang sinasabi, yung mga huli kong mga nadidinig ayon sa pag-aaral, last move in 1658. 1658. So, dagdagan mo yan ng isang 400 pa? Kung ganun. Hindi, kung 1658 yon, ilang taon na yon? Di mga 300 plus. Yun na nga. Bale, kung ano yung estimated na pagitan ng bawat... Ang estimate natin, baka mga 375. Pag dinagdagan mo yon. So, 1658 yon, yung earthquake. Kung yun yung pinakahuli, so, dagdagan mo pa ng 300 plus, 75 ka mo. O di, pasok na ba tayo? It's a constant threat, di ba? Yun ang mga pag-aaral So, kailangan natin, wala tayong ibang resort. Kasi lahat ng mga ebidensya nakaturo dun sa kailangan tayong maghanda. Kasi kapag hindi tayo handa dyan sa big one na yan, ay magkakandaletse-letse tayo. So kung dalawang beses o apat na beses nang nangyari, so ayon sa kasaysayan, pag-aaral, maaring yung napapanahon na yung susunod, ano? Yes. Maaring mamaya, bukas, o in the next 10 years, 20 years, 30, and so on and so forth. No?
from the Marikina Valley Fault. Yan, from the Marikina Valley Fault na maaaring makapekto sa Metro Manila. Tawagin na lang natin na constant threat. It's a constant threat. Okay. Na kailangan natin constantly pinaghahandaan. All right. So ganong kalaki ba yung big one na yon, no? Okay. Gaya ng Bohol earthquake na nagkaroon ng magnitude 7.2, no? Yung mga prediction ng iba't ibang mga scientist or seismologist, o tawagin natin silang geologist, eh nagbabago-bago din, di ba? Si Nelson, sabi niya magnitude 6 to 7. Mm-hmm. Sabi nun sa M. Meyer study, yung earthquake impact study diyan, ano, magnitude 7.2 daw. 7.2. Oh, kung manggaling sa Marikina, no? Marikina Valley Fault. Mm-hmm. O kung yung Rimando and Neupfer, magnitude 7.3 to 7.7. Okay. So makikita mo may discrepancy, no? Kasi may range. Hindi naman talaga siya exact science, mm-hmm. Di ba? But they makikita mo may convergence, no? Na parang the predictions, no, more or less are in the range of magnitude 7. Yes. No? So kung alin ang susundin natin, o palagay na natin sinunod natin yung magnitude 7.2. Okay. Equivalent ito ng 950 kilotons, no? Ano ba 'yun? Malaki 'yon, ha? 950 kilotons. Oo. Paano natin i-imagine 'yon? Yan yung Hiroshima bomb, no? Yung isang bomba na 'yon na binagsak noon ay 15 kilotons. Ito ba yung atomic bomb na binagsak sa Hiroshima sa Japan? Correct. Ang tawag ay Little Boy. Little Boy. Ilang kilotons yun? 15. 15 kilotons na ang daming namatay at na-level yung syudad. Ano? Sa lakas ng energy. No? So 15. Oo. Ito daw manggagaling sa Marikina Valley Fault ay ilang kilotons? 950. Oh, dali. Ilan? So 950 divided by 15. So ilang atomic bomb dapat yan? 63. Mga ganyan. 60 plus times. Yes. Hala. Oo. So malaki. Pero baka naman iniisip nila yung pagsabog, yung energy na yon will be released on the surface. Hindi. Mm-hmm. It will be released sa ilalim ng lupa. Sa focus. 20 kilometers, mm-hmm. 30 kilometers, or mm-hmm. basta malalim, ilang mm-hmm. kilometro mm-hmm. sa ilalim ng lupa, mm-hmm. no? At dahil doon sasabog mm-hmm. or doon marirelease yung energy, eh bago pa makarating 'yon, eh mababawasan yung energy. Ay, buti na diba? Lang. 'Di ba? Mm-hmm. Nakakatakot 'yan kung nasa na-absorb sa mga bato. Absorb ng mga bato. Mapapunta sa ilalim, may papunta sa side. Kaya importante na may bato diyan kasi kung walang bato diyan, nako, susmaryosep. Tapos yung iba makakarating sa surface. Yes, at ito nang mararamdaman natin. 'Yun, shaking ang tawag doon. Okay. Lindol ang tawag doon. So mabuti na lang. Parang ganito 'yan kasi kung dito tayo pumukpok sa ilalim, na-absorb ng table. Yes. Di ba? Mm-hmm. So, konti na lang yung alog. All right. All right. Pero so, kung yung ganun ko, diretso sa baba mo, masakit yun. Mm-hmm. Di ba? Okay. So, maganda merong nag-a-absorb na table. Mm-hmm. No? Nag-a-absorb na mga bato. All right. Oh, sige. Mm-hmm. Ganun ka seryoso yun. No? Oo nga. So, if you are going to have a magnitude 7.2 earthquake, at dahil malapit yung Marikina Valley Fault or Valley Fault, ay ang impact ay malaki. Intensity 6, 7, 8 or higher. 8 or higher. It's considered by scientists as a major earthquake. Major earthquake ang tawag. With serious damage. Hala. Ano ibig sabihin ng serious damage na yan? Aba. Ay, ito, tignan natin kung ano yung serious damage na yan. Okay. Ano ba yung sinabi ng do sa Meyer study? Eh, pag nangyari ito, in the first few minutes, may 33,500 na mamamatay. Parang nakakatakot naman yan. ano ba ang population ng Metro Manila? 33,500? Oo. So, siguro, depende rin yan kung day or night. Ano? Kasi mas maraming tao kapag araw. Depende rin kung weekend or weekday, di ba? Mas maraming tao pagka weekday. Kasi nonetheless, this diba? Is in the tens so, of thousands. So nandiyan yung listahan ng ano, and injured 113,000. 113,000 injured. Tapos death by fire. Yeah.
ano? Masusunog. Oh. 18,000 ang masusunog. Yes. Oh, tapos tingnan natin. Oh, marami pa eh. Tingnan natin. Marami pa yung ibang mga mangyayari. Sabi, collapse damage buildings, ganyang karami. Economic losses. Nako, by the billions ang perang pwedeng mawala. No? Mm-hmm. Yan ang pag-aaral do sa M. Myers Project. Parang hindi ko na iniisip yung mga building, iniisip ko na yung mga mamamatay at masasaktan. Mm-hmm. Oh, kasi the building, you can build it up again. Right? Mantakin mo yun. Mm-hmm. Pag nangyari yan, malaki talaga ang problema natin. May dami na nga natin problema, magigiba pa lahat yan. Mm-hmm. At maraming pa mamamatay. No? So kailangan talaga tayo mag-prepare. At sinasabi nila na pagka nagkaroon ng earthquake, yung mga bridges mapuputol. Mm, magko-collapse, no? Guadalupe. Oo. Bridge, yung mga bridge papuntang Marikina. Mm-mm, tapos dito sa coastal area, malapit sa Manila Bay, magkakaroon ng maraming apoy. So in short, hindi siya physically masiseparate, no, na maghihiwalay, parang yung mga sa pelikula na naghihiwalay yung lupa. Dahil naputol yung mga bridge at saka ma-isolate yung northern part, okay, yung southern part, yung western part, at saka yung mga doon sa Marikina Valley. Okay. No? So kung dito may sunog dito, hindi ka makalikas sa lugar na walang sunog kasi wala nang tulay na maaring gamitin. Correct. I see. So yung suporta na manggagaling doon sa Clark, for example, sa North, matutulungan nila yung mga nandun sa section ng North. Mm-hmm. Yung mga nanggagaling sa Batangas, sa Cavite, matutulungan nila yung nasa South. Nasa South. Yung mga nanggagaling sa Tanay, sa Eastern part, matutulungan nila yung nasa East. Nasa East. Okay. Yung mga nandito sa coastal areas. Wala, dahil Manila Bay yun. Tulong yan, galing sa Manila Bay. Diba? Ayan. So, yun ang access nila. Yes, yun ang access nila. Mm-hmm. So merong West, North, South, and East na isolation. Okay? So tapos ano pa mangyayari? Tingnan natin. Pag hindi tayo nagprepara diyan, nako, kakaroon tayo ng problema. So alam na natin na constant threat. Dapat na siguro tayo mga kababayan dapat kumilos-kilos na, mag-jogging-jogging na, no? Sa para malakas, para fit. Kung sakali may tsunami, makakatakbo ka. No? Kailangan mag-prepare ng go bag na very important. At saka importante yung nagkakaroon tayo ng constant drills, earthquake drills. Oo. Para alam natin. No? Yung automatic, no? Yes. Hindi mo na pag-iisipan pa. So ito naman, palagi naman dinidiscuss ito sa mga telebisyon. Di ba? Maganda na nga yung mga awareness natin. Pero kulang pa. Tingin ko kulang pa. No? So kailangan sustained. Idiin pa sa ating mga kababayan na kailangan tayong maghanda. At bawat isang tao ay dapat merong go bag sa bahay. Go bag. Sa eskwelahan. No? Yung go bag. Parang emergency bag. Bakit ba go bag? Pagka nagkaroon ng lindol, pag kinuha mo yon, you can go. Nandiyan na lahat. Grab and go. Ang laman nito ay first aid kit, flashlight, candles, batteries, whistle, portable radio, drinking water, napaka-importante. Kasi baka magkagulo niya yan, di ba? Maubusan ng tubig, maputol ang supply natin. Kailangan alam mo ba emergency? Na more than 90% ng water supply ng Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam? Angat Dam. So, paano? Kung baka biglang, no? Pag naputol yung source natin dyan. Ay, nako. So, kaya kailangan maganda po kayo ng tubig. Ready to eat foods, canned goods, special needs of children, kailangan lutuin. And older people. Blanket, clothes. Sige, ano pa ba? Marami pang kailangan na laman yan. Raincoat, baka umuulan. Rain boots, slippers, tissue, sanitary supplies, rope, old newspapers, pera. No? Pen and paper, identification card, important documents, birth certificate, marriage contract. Nako. Marriage contract? Kailangan dala-dala mo yan. Baka mamaya itakwil ka. But anyway, land title, waterproof case. No? Para hindi... At saka meron pang isa na pwede tayong gawin. No? Yung unang-una natin na sinabi nung ay tignan yung mga hazard maps. Alamin kung nasa panganib ang inyong lugar sa mga hazards ng landslide, ng ground shaking, liquefaction, etc. No? Marami yun. Sage. Pangalawa, yung mga emergency preparedness na kailangan natin, may go bag tayo. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Pangatlo, pwede na natin i-casing yung ating bahay. Kung safe. Assess. Yes.
Merong nilabas ang FIBOLCS na libro kasama ang JICA, kasama ang Association of Structural Engineers of the Philippines. No? Maganda yung title nila. How safe is my house? Okay. So, gaano kaligtas ang aking bahay? 12 questions lang. Ha? Sige nga, sige, tingnan nga natin. Alamin natin. No? Sige. So, suskuran mo lang yan. Ano? So, meron kang questions. Una, who built or designed my house? Okay, tapos sasagutin mo lang. Okay. How old is my house? Gaano nakatanda, no? Pag siyempre, ang susunod ay, has my house been damaged by past earthquakes or other disasters? Sasagutin mo lang din yan. What is the shape of my house? Ano naman ang kinalaman ng shape ng house? Basta, importante yon, kasi depende sa disenyo, iba-iba yung response niya sa lindol. Sa pagyanig. Sige, yung susunod. Has my house been extended or expanded? Expanded, okay. Naku, may nag-annex. Okay. Tapos, sige, yung susunod. Babaw. Are the external walls of my house 6 inch? Yung ano yan? Yung kapal. Hollow blocks. Ah, diba? Yung kapal ng ano, okay, ng hollow blocks. Sige, pakibasa na lang. Are steel bars of standard size? Oh, yung may mga bakal, mga steel bars? Sa loob. Okay, sa loob. Huwag masyadong payat. Minsan kasi, simento lang. Cement, hollow blocks lang na tinatayo na walang reinforcement. Bakal, walang reinforcement. Eh. Okay. Diba? O, sige. Number 8. Are there unsupported walls more than 3 meters wide? Mm-hmm. Pag masyadong malapad yung wall, tapos walang suporta, hindi pala okay yun. Sige. Tapos, what is the gable wall of my house made of? Yung ganun, yung parang triangle. Sa taas, sa ibabaw. Malapit na. What is the foundation of my house? Saan nakatayo ang aking bahay? Ano? Adobe ba ito? Nasa buhaghag? Buhaghag ba? Malapit ba sa ilog? Malapit ba sa dagat? Okay. Sige. What is the soil condition under my house? Ayun. So, matasagutan mo naman. Hard rock? Matigas ba? Ayun. Malambot ba? And what is the overall condition of my house? So, good ba? Hindi. Mm-hmm. So, isuskuran mo yun. Isuskuran mo. Okay. Tapos, pag umabot ng 11 to 12, anong kailangan mangyari? Though this seems safe for now, please consult experts. Ayan. So, hindi pala maganda yung mataas na. Kapag ka naman pag mababa ang score mo, 8 to 10, this requires strengthening. Strengthening. Okay. Strengthening. Strengthening. E pagbagsak ka, ano yung score mo? 0 to 7. 0 to 7. This is disturbing, sabi. Kailangan kumonsulta ka na. Please consult experts soon. Pero may gusto akong dagdag dito. Ano? Kahit matibay yung bahay mo, pag nandun ka sa taas ng fault, huwag magtayo ng bahay sa fault mismo. So applicable ito kung yung bahay mo ay wala sa ibabaw ng fault. Mm-hmm. At hindi rin malapit. Kasi ito, ina-address nito, ground shaking. Ground shaking. Di ba? Okay. Hindi ground rupture. Kasi pasado ka nga, 11 to 13, nandun ka naman sa taas ng fault, paano na yun? Hati yung diba? Building. So, sa totoo lang, marami pala tayong pwedeng gawin, ano? Okay. Alam natin na magkakaroon ng earthquake, pero ang dami nating pwedeng gawin. In fact, yung mga pagtayo ng mga gusali, kapag ka sinundan ang National Building Code of the Philippines, marami na tayong pwedeng maiwasan. Kasi ang kinatatakutan natin, pag nag-ground shaking, ay yung nagko-collapse yung building. Yung building. Pero pag tinayo natin na matibay, yung building, baka maiwasan natin yung collapse. Yung ground shaking that leads to collapse is the cause of death. It's the main cause of death. Yes, it's the main cause of death. So, pag sinunod natin yung National Building Code, yung Structural Code of the Philippines, actually, malaking responsibilidad dito. Malaking magagawa nito ang tulong na ang mga engineer sa atin. Mga civil engineer. What they call a structural engineer. Structural engineers. At saka siyempre yung mga contractors din. Na developers. Pagka ito yung specification, sinusunod yung national, huwag mag-shortcut po at magtitipid. Yan, diba? Yung mga bakal sa loob ng hollow blocks, baka paliliitin o pa-uuntiin. Dapat merong guidelines yan. Ng hollow blocks, taba ng bakal. Pag sinunod natin to, tapos hindi rin tayo magtayo sa ibabaw ng fault,
marami na po tayong maiiwasan doon. Okay. Diba? Yan yung National Structural Code of the Philippines. The latest version is 2015. Marami pong sinasabi dyan. Pag sinunod po ng mga engineer natin yan, sinunod natin lahat yan, eh, mababawasan. Maalala ko nga damage. Na pagkatapos ng 1990 na Luzon earthquake, yes. No? Ay doon yata nagsimulang baguhin yung structural code ng Pilipinas. No? Mm-hmm. O kasi maraming natutunan doon para ma-address nga yung mga nangyari. Ayan. Parang sa Japan, nung nagkaroon ng earthquake nung sa Japan, 2011 ba yun? March? Mm-hmm. Oo. Parang walang nag-collapse, no? Ano sa Tokyo, tsunami ang tumutok. Oo nga. Hindi, pero merong mga... Meron din. Yung, di ba, yung na maraming mga... There are limits to human foresight, eh. Katulad nung meron silang nuclear power plant, di ba, yung Fukushima. Ah, yun. Ibang usapan. Hindi naman nila naisip na, ay, ganun pala, eh, mababasa pala yung generator. Pag nabasa yung generator, hindi tatakbo. Eh, importante yun, to cool down, di ba? Iinit na. So, nagkaroon ng mga... So, marami din palang mga, oo. Oo. So, maganda yung talakayan kasi alam natin, natutunan natin na it's a constant threat. Lahat ng ebidensya tinuturo na meron tayong panganib na dapat paghandaan. At hindi naman pala tayo helpless. Hindi. Meron tayong magagawa. Marami tayong pwedeng gawin. Mm-hmm. Diba? Simulan kaya natin, natin sa pagtingin ng mapa, alamin kung ano yung panganib na pwedeng tumama. Yung mga bahay, sundin yung structural code, magandang engineering, no? Ito namang lahat na ito na italayan kasi maganda ang pagsusuri. Gusto ko yung sinabi maganda mo, hindi tayo helpless. Maganda ang kaalaman, di ba? At yung kaalaman na yan ay science-based. Tama. Hindi yan hindi basta sa hinugot sa kung saan, eh. Di ba? Pag may siyensya tayo, nalalaman natin yung problema, at pag alam natin yung problema, mahahanapan natin ng solusyon. Kasi kung hindi natin alam ang problema, paano mahahanap yung solusyon? Correct. Yan po ang NOAA Updates. Naway nakapagbigay linaw kami ni Professor Obilie sa mga diskurso kaugnay ng lindol at mga salik nito. Magsama-sama ulit tayo sa susunod na episode ng NOAA Updates. Tandaan, sa programang ito, hindi lamang balita ng nagdaan ang pinag-uusapan kundi ang mga hakbang na dapat gawin upang mas maging handa sa kinabukasan at upang hindi na nagiging balita ang kamatayan. Sama-sama tayong lahat sa biyahe ng NOAA.